What's up guys? Nandito na naman tayo sa magiging topic natin guys na tungkol dun sa dry pack. So, ano bang ibig sabihin ng dry pack? Ang dry pack method guys, isa itong pamamaraan na kombinasyon ng semento, sand, water. So, ang volume ng tubig ng dry pack is kaunti lang. So, bakit ito ang topic natin guys? So, kaya natin to magiging topic ngayon kasi sa part ng terrace area sa project, sa site, yun yung gagawin namin. So, malaking area yun, veranda yun, so naka-stoop siya. Dry pack method ang gagamitin namin. So, 60 by 60 na base and then dry pack method. Bulol ka ba? So, ayusin mo. Bakit ba dry pack method ang gagamitin? So, ganito kasi guys, sa mga open area, mapa wet man yan o mapa dry man yan, ang dry pack is maganda. So, kadalasan ginagamit ang dry pack sa mga terrace yan, sa toilet and bathroom, even sa bed yan, yung sa malapit dun sa may higaan. Bakit? Dahil ang dry pack method guys, ito ay nagbibigay ng protection sa mga malalalim na part ng slab o yung mga semento na hindi inabot. So kung magtatanong kayo, bakit hindi adhesive ang gagamitin namin? So, pag kasi guys, pag ang lalagyan nyo ng area is wide, tapos nag-a-average na ng 51mm o 2 inch na yung kapal, huwag nyo na pong gamitan ng puro adhesive or cement yan. Kasi unang-una, mahal po yun. Magastusan lang kayo. Pangalawa, hindi nyo mababalance yung pag gumawa kayo sa adhesive, mabagal. Diba? Paghahalo pala ng adhesive, kung gaano kalaki, matatagalan. So, ang dry pack, mabilis. Once na mahalo na yung semento at saka buhangin na kaunting tubig lang, pag nahalo na yan, latag na lahat yan, and then patong na lang ang patong ng mga tiles. Yan po yung pinaka-advantage ng dry pack. Kung magtatanong kayo kung magkakaroon ba ng kapak, angatan ng mga tiles, pag dry pack ang gagamitin. Hindi po. Kahit naman siguro sa anong paraan, kung ang tile setter nyo, o yung installer mismo ng tiles, is marunong, hindi magkakakapak yung tiles nyo. At saka, consistent po yung paglalagay dyan. Hindi po basta-basta. So, once na mahalo na yung dry pack, napapahira naman yung likod ng tiles and then ipapatong siya dun. So, yung last topic natin guys, kung tatandaan nyo, ay yung preparation ng method ng paano mag-tile sa terrace. Ito naman guys, ang magiging topic natin ngayon guys is paano mag install ng tiles using dry pack method. So gaya ng sinabi ko, ang paglalagyan namin ay naka-slope kasi terrace, meron akong dalawang drainage doon, and then dapat yung binatakan nyo ng level, yung nilagyan nyo ng tanse, susunod yung tiles doon. Once na lumiko yun ng kaunti, so umpisa pa lang, palaki ng palaki yan. So, malaking bagay guys na huwag nyong aalisin yung tanse hanggang wala kayong isang pa vertical na tiles at isang pa horizontal. Yun yung magiging guide nyo. So, ang pag-tiles namin dito guys, letter T. Mag-start kami sa gitna and then sa unahan, letter T siya. Bakit sa gitna? Guys, ganito lang yan eh.
So, pag kinuha nyo na yung floor area na paglalagay yung tiles, lagi yung tatandaan, kukunin nyo yung part ng area sa gitna. And then, doon kayo mag-start ng tiles. Bakit? Dahil minimintay natin yung existing na mga tiles. Ibig sabihin, dapat pareho, left and right, ang magiging siruho natin. Kung meron tayong siruho na 20 cm, meron din dapat tayong siruho 20 cm doon sa kabilang side. So, paano ba mapaislope yung tiles pag sa wide area? Napakadali po. Kaya nang sinabi ko, meron kayong self-leveling laser, maganda. Kung wala, level hose. And then, patakan yung tansi. And then, kumuha kayo, hanapin nyo yung pinaka mababang area. Yun na yung portion nyo. Huwag lang kayong mas manipis kasi dry pack na tayo. Kung 2.5 cm ang pinaka makapal nyo, kailangan dun sa slope na area, meron ka lang 1 cm. So, ibig sabihin, naka-slope na siya. Di ba? Ganun po. So, papakita ko sa iyo ngayon guys kung paano mag-install ng 60 by 60 na tiles using dry pack method. So, ang gagamitin namin ito guys is ceramic tiles. So, sa susunod na video ko, anong pinagkaiba ng ceramic tiles at saka porcelain tiles. So, yung dalawang yan. So, manoorin nyo guys paano mag-install. God bless. Hello guys. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa dry pack. Paano nga ba gawin yung dry pack? Yung using dry pack mortar, concrete mortar, yun yung tinatawag na dry pack. Ginagamit ito dun sa maghahalo tayo ng anong gagawin natin? Maghahalo tayo ng buhangin. Yung buhangin po, kailangan B-style po yan talaga. Naka-B-style yung buhangin natin para walang mga bato-bato at magandang kayo rin pagdating sa latagan ng tiles. So, tingnan natin sa paano yung dry pack. Part by part lang kasi
medyo marami yan. So may part lang doon na kung ano yung area na lalagyan, doon lang nila gagamitin yun. So itong ginawa nga nila medyo basa-basa pa kaunti eh. Pero mas maganda dyan, medyo dry pa ng kaunti. Ito, nakapaglatag na kami ng isang layer. Isang layer, nakukonsume siya ng siyam na pirasong tiles. Nag-start kami pa vertical, and then susunod namin pa horizontal. Pa-letter T kami para makuha namin kung lahat ng nivelasyon naka-slope papunta dito sa floor drain. Yan. Ganyan po yan paglalagay ng buhangin at simento. Dry pack. Medyo tama lang, hindi mo lang siyang dadasikin. Para meron pwersa yung ties mo pag pinakpok mo ng mallet. Ganyan po yan. Tapos yung ilalim naman ng tiles mo, lalagyan mo siya ng adhesive. Yun yung kakapit doon sa simento. Pag natuyo. Sa paglalagay naman ng adhesive, mantis lang din. Ayan yung ilalim ng tiles. Pag lalagay niya, mantis lang din, kaunting ano lang, para lang dumikit yung portion ng dry pack at saka portion ng ilalim ng tiles. Pag tumigas siya, solid siya. Pagkatapos po lagyan yan, and then ready na po yan na ikabit doon. Ayan po yan. Pili namin tiles is one way pattern lang siya. Kung ang gagawin mong pattern is left side or right side, susundan mo lang yun. Bawal na baliktarin din yung tiles. Papansin nyo, meron kaming tansing nilagay dito. Yan yung magiging guide namin, yung height nya at saka yung tuwid, yung height nung tiles. Ito yung tansi. Yan. Para yung nagta-tiles hindi maliligaw. Itong tiles na to is slip resistance. Ibig sabihin ng slip resistance, hindi siya madulas. Pang outdoor to ginagamit. Halo. Ang brand na ginamit namin, kamali lang, wala ko, may letter D. May BC lang pala.
mapapansin niyo, walang kulay. Saan banda? Kung uno ang siroho mo dyan, magsisiro-siro ka dun. Maliit yung dulo eh. Hindi naman iskulado yan lahat eh. Kung uno, medya na lang yan. Maliit yung dulo eh. Itong part na to, walang hindi ito minasilyahan at hindi nilagyan ng pintura. Kasi ang gagawin namin dito, lalagyan namin to ng stone brick. Magiging highlight siya nung walling. Yan po yan. Yung guys, yung nakita nyo sa roof deck noon, yung ginawa namin polycarbonate nung huli, pinakahuli yan. Pero lahat nyan, tapos na kami mula structural. And yung pinalabas ko dun sa last video ko, may part kasi ako dyan na hindi nakunan. Kasi yung third floor dyan, yung ginawan ko, meron terrace dyan, meron dyan na salamin. Yan. Yan yung kabuuan ng bahay na ginawa ko nung nakarang itong huli lang, sa design, sa lahat, mula structural hanggang finish. Then dinagdag lang namin huli yung polycarbonate. Ito yung panibago kong project na ginagawa ngayon, which is nasa second stage na kami ng finishing. Tapos na rin structural. May video rin akong papakita rito about dun si structural. Yan. Ito yung nauna, tapos na ito. Ayan yung nauna. Tapos na itong bahay na to. Ayan yun. Ayan yung kauna-unahan. Halos guys, dikit-dikit lang. Ito yung ongoing namin ngayon na ginagawa. Ayan guys. Tapos yung papansin nyo, meron akong nilagay na nosing doon sa part na yan. Tapos naglagay ako ng groove. Yan pong nakikita nyo may kanal, groove po yan tawag dyan. Naglagay ako ng design na groove. Tapos yung gitna ko po, maglalagay ako ng bricks dyan. Pinaka highlights. Yan po yung pinaka roof deck. Ang nasa taas po nyan is tanki lang ng tubig. At saka maglalagay din kami doon ng grills paikot. Paikot nung partition. At patong ako dyan ng apat na hollow blocks. And then magpapatong uli ako ng bricks. Magpapatong uli ako ng grills. Kami rin gagawa nyan ng grills na yan. Customized din yan. Tsaka ibabaw nun guys, maglalagay ako ng ilaw dyan. IP65 ang ilalagay namin dyan kasi sa panahon dito mainit, maulan. Yung IP65 guy, waterproofing po yun na accessory ng lighting fixture ng electrical. Kaya yun po yung pinaka-code nung device IP65 kasi mataas yung
yung IP niya dahil nga outside yan kadalasan mainit at saka maulan. Yung taas niya na waterproof na rin kaya wala po itong steel na roof, hindi kami gumamit, kundi ang pinakabubong namin dyan slab lang. Yung structural yan at saka nung ginawa namin yan talagang naka waterproofing na, gumamit kami dyan ng Sahara. And then pagkatapos noon, ang ginamit naman namin dyan sa flooring is flexiband para dalawa patong, pati yung sa gilid naka waterproof na ho yan lahat. Pinagsasabay nga namin ngayon yung pagka-tile setting dito sa terrace. Sinabay na rin namin yung pag pipintura at masilya. Dahil ito naman, sa labas lang ito. Pero ang tama kasing procedure guys, sa step by step procedure, kailangan tapusin talaga lahat ng pintura, pisame, lahat bago kayo magpa-tiles. Kasi may tendency kasi habang gumagawa yung ibang gumagawa sa pagpipintura, pagmamasilya, paglalagay ng kisame, may tendency kasi may mga part na mabagsakan ng tiles. Pag ang tiles na bagsakan na isang mabigat na bagay, talagang may tendency na mag-crack o mabasag. So advice ko po sa inyo, kung magpapatiles kayo, siguraduhin nyo po na wala nang babalikan yung pintor sa stage 2 ng finishing, para in case malinis yung tiles nyo. Pangalawa kasi doon, yung tiles nyo madudumihan eh, lalo na kadalasan pag papasok na yung pintor, talagang yung patak ng pintura, patak ng masilya, yan po mangyayari dyan. Kaya pang last pull shoot talaga yung tiles dapat dyan. Pero ito, kaya nga pinagsabay ko, dahil terrace ito, wala nung gumagawa sa part nitong sa taas, kaya pinatiles ko na to. Yung sa baba, yung pinakikita ko rin sa inyo, yung mga design sa baba, tiles na lang ang kulang doon. Kasi nga, nagpipinish na rin kami ng pintura. Yan guys. Sana guys, meron kayong natutunan. Papakita ko sa inyo mamaya o kung anong nagiging finish namin dito sa terrace namin, anong magiging itsura niya nung gatapos itong gawin. Yan. Yan. Ano Daniel? Ganyan ba yung tamang paghalo ng skim coat? Pang padirbus. Ha? Saan ang gagamitin? Pang wall boss. Ah, pang wall boss. Retouching. Ang gusto nyo namang mag-upload daw ng video para paano magtimpla, paano magmasilya, sa susunod ho, idedemo ko sa inyo paano gumamit ng ito, skim coat. Pampunas po ito sa mga lubak-lubak na mukha, mga bukol-bukol. Tapos pag nalagyan nyo po yung mga tegyawat nyo sa mukha na yan, lihain nyo, ewan ko lang hindi matanggal yung kinis sa mukha. Kaysa pumunta po kayo ng kaderna, nagastos pa. Huwag nyo lang ipagawa yung hindi marunong magmasilya. Kamas-kamas pa rin ng parang hindi masama na mukha, lalo masasama. O yun nga. Instead na pagandahin mo yung mukha, lalo mong pinasama. Hindi, pwede naman lihain direct. Wala nang pwede lihain direct. Ayun ang tanong, pag lihain mo yung direct ni ano, pag nilagyan mo ng skin coat, paghalo ng skin coat sa retouch. Iba kasi yung sa retouching sa skin coat na timpla, iba rin yung skin coat na puro, ihalo mo dun sa concrete walls. Yan po yan. Hindi lang basta-basta kailangan mo na pahiran yung walls, yung skin coat mo, bigla-bigla, tapos yung sistema ng pag-titimpla mo ng tubig at saka ng pulbos, medyo kulang sa tubig, wala pang isang minuto, tigas na yan, nahihirapan ka na.
skim coat, kaya skim ang tawag kasi, kaya skim coat ang tawag. Nag-originated na yun ng skim coat. Skimming, ano bang Tagalog sa skimming? Diba, pagpakinis. Skim, skimming. Doon yung pinangalan yan. Bakit may coat? Siyempre, ano susunod sa skimming? May pinturahan na, coat, coating na. Yun yun. Kung balak yung paganda ng mukha, andito si ano, expert sa skim coat. Lahat ng lubak-lubak na mukha niya, kaya niyang retokehin. Tanggal lahat yan. Isang masilya lang yan.